sa pagbagsak ng umma ay ang pagkakatributin. Na sinasakripisyo ang lahat. Sinasaalang-alang ang batas ng Islam kapalit ng tribo. Isa ito sa napakalalang problema ng umma natin. Na mas namamayagpag paon, mas malaki pa sa ating puso. Napaguran ang tribo natin kapalit ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Kahit na pa, sukdo ng lumabag tayo sa Islam. Isa ito sa napaka-laking sakit ng ating umma, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanggal nila ito. Napaka-taas o napakalaki ng pagpapahalaga ng mga Arab sa tribo ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andiyan ang Quraysh, isa sa pinaka-inikilala. Al-Aus, Wal-Khazraj, sa Madina, napakaraming tribo. Nagpapatayan sila para sa tribo. Yung dinadala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, sa Madina, ng mga tribo, dahil sa pagpapatayan nila, libo ang namatay at daan-daan taon ang lumipas hindi sila nagkakasundo. Ganito kasi din. Pero nung dumating ang Islam, pinagkaisa sila. Ngayon, binabalik na naman natin ito. Isa ito sa bahagi ng jahiliya. Kamangmangan. Yung unahin mo yung tribo mo, kapalit ang Islam. Unahin mo yung tribo mo, kapalit ang pananampalataya ng Islam. Hindi masamang magkaroon ng tribo. Ang sabi sa Quran, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ya ayyuhan nas. Sabi sa tao, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dito araw, ang sabi, o sa katauhan, nilikha namin kayong mga babae at mga lalaki. Wa ja'alnakum syu'uban at ginawa namin kayong mga pangkat o grupo, wa qabail at mga tribo. Bakit? Dito araw, para magkakilala-kilala ko, para mag-distinguish niyo ang bawat isa. Ito ang hikmah para mag-distinguish ang isa. Hindi problema na maging honored dahil kabahagi ka sa isang magandang pamilya. Kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinuri niya ang kanyang pinanggaling ng Quraysh dahil mga nubala sila. Mga noble family. At kahit na pa hindi mga Muslim yung mga nauna sa kanya, sinabi niya na galing siya sa mga mabubuting tao. Pinahalagahan niya yung tribong kanyang pinanggaling. Bakit? Sabi sa Quran, kita-araw ng galing magkaroon tayo ng paglakakin niya. Ito ang pagandahan ng tribo. Pero, naunahin mo yung tribo mo para sa Islam, ay hindi. Bakit ang sabi ni Allah? Inna akramakum indallahi taqwakum. Sapagkat tunay na sa mata ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamarangan ay silang may mga tao. Dito mawawala na dapat ang mga tribo natin. Kung sino makita natin mas may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang mas marangan. Kapag ang pinag-uusapan na natin ay ang Islam, takot na kay Allah subhanahu wa ta'ala ang batayan, hindi na ang tribo. Ngunit ngayon, bumabalik tayo sa dahilan. Kamangmangan. Naunahin ang tribo. Hindi masama, inuulit natin. Naparangalan natin ang mga tribong kung saan tayo nandun. Sapagkat mismo ang propeta pinuri ang kanyang angka na pinanggalingan. Ngunit laging mauuna ang Islam. Ang pagmamahalan sa Islam, innamal mu'minu ikhwa. Tunay na ang mga mananampalataya, sila ang magkakapatid.
Pagdating sa Islam, magiging pantay-pantay tayo. Lahat tayo magiging pantay sa mata ni Allah. At ang magiging marangalan ay silang may takot, may takwa. Ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ilan lamang pero mapakasisidhing mga dahilan kung bakit hindi pumasok-pasok sa atin ang gatimpala o hindi mapayapayagan o hindi mangyari ang tagumpay na nag-aabang sa umma. Kapalit ng napakaraming panimula ng tagumpay na nabanggit natin ang pagdami ng mga organisasyon at individual na pwedeng maging tagapagpakilala o tagapagpalagala pa.